Natapos din po ang pandinig sa pagbibigay po ng pangkisa ng ABS-CBN after po ng 12 days and more than 5 hours of hearing. Tapos po kahapon ay nagkaroon po ng summation. Nakala ko po ay magtatagal pero eventually po ay nagbigay lang ng mga manifestations at nagbigay lang ng summations ang magkabilang panig sa pro sa pagbigay po ng prangkisa at hindi pagbigay ng prangkisa sa ABS-CBN. Yun po ay tinalakay kahapon sa summation na naibukas nga na Congressman Defensor was also able to point out yung sa Meralco po about na pinapakita niya dito ang oligarchy ng isang kumpanya o korporasyon na nagpapatakbo sa ating bansa or sa gobyerno. Ngayon po ay July 10, Biyernes po, naibigay na po ang boto. At ito po ay naitalang boto na 70 na yes at 11 no. Dalawa po ang nag-inhibit at isa po ang nag-abstain. At hindi po na pinayagan ng Kamara de Representantes ang pagbibigay ng prangkisa sa ABS-CBN. Isa po ito sa mga historic moment na nangyari bukod po sa pandemyang nanggaganap ngayong taon na ito. Ilang taon din pong namuno ng media ang ABS-CBN. Sa akin po ay nalulungkot din po ako sa mga empleyadong maapektuhan na mawawalan po sila ng trabaho, pero iniisip ko po na sa dinami-dami ng subsidiaries ng ABS-CBN at isa pa po aside po sa Amcara ha, meron pa po akong naririnig yung Asian Multimedia Corporation under po ni Mr. FMG. Hindi ko pa po sigurado yun dahil ay maaring isa ito sa mga nakita nung panahon ng hearing ni Congressman Marcoleta po na may 8 years pa po itong visa bago po mag-end ang kanilang franchise. Ito po yung Asian Multinational or Multimedia Corporation po. Na maaari pong siguro yung ibang mga empleyado doon ay pwede pong kupupin. At nakita ko nga po sa mga news na may mga artista po na they are being offered jobs po sa Kapatid Network, sa TV5 po. At may mga iba po na bumabalik or pupunta sa GMA7 po. Ano po ang, may mga tanungan lang din po ako bilang ordinaryong mamamayan at hindi po bihasa sa batas ng na kinapapalooban po ng mga empleyado, trabahador, manggagawa. Una pong tanong ko ay siguro po paka nalagay sa description down below po. Ano po kaya ang mangyayari? Actually, i-message ko na po ito sa kay Congressman Marcoleta na ano po na mangyayari? Hindi ko pa po na may message ang dole. Siguro pwede ko po din basahin yun. Pero siguro po yung iba sa inyo na may alam tungkol sa mga labor laws at saka yung mga kung ano pa po yung mga executive orders sa mga empleyado na ano po ba ang mangyayari sa mga empleyadong mawawalan ng trabaho. Ang una po ay ang 2,000 mahigit na regular na empleyado ng ABS-CBN at ang 1,000 mahigit na empleyado na hindi pa po regular na kahit na po ay yung iba po ay mga 10 years na or 20 years nang nasa serbisyo sa ABS-CBN, eh hindi pa po sila regular. Ano po ang mangyayari sa kanila? Pangalawa po ay ano po ang may tutulong po ng ibang broadcasting network or media tungkol dito. Medyo po munta tayo sa isang banda na nabuhayan po ako ng loob na buhay pa po ang batas sa Pilipinas. Kasi po nga sa sinabi na yung 70 na yes na ito po ay
dinideklara ng Technical Working Committee nila, yung TWG po, na nagsabi doon sa batas nila na yun nga, dinideny ang pagbigay ng pangkisa sa ABS-CBN. Doon po sa 70 na congressmen and women na bumoto po, na maraming salamat po at nabuhayan ako po, nabuhayan ako ng paniniwala sa gobyerno natin at sa batas at sa mga mambabatas po natin. Sa 11 po na nag-no, ito po yung 11 na nagsasabi na bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Hindi ko po sila masisisi dahil maaaring ang iniisip po nila ay ang mga empleyado po, ang kanilang kapakanan. At syempre, hindi lang po ito, dahil maaari po may mga repercussions dito na mangyayari, yung mga advertisement, yung utang ng ABS-CBN sa mga bangko. Siguro yun namang iniisip po nila ng mga representatives natin. Pero yun nga po yung kababaang loob nila sa pag-intindi sa mga manggagawa ng korporasyong ito. Hindi po natin masisisi ang 11 congressmen and women na doon. Hindi ko po, hindi po rin natin, iisang tabi ko na po yung mga naririnig na may bayaran po ng 200 million. Hindi ko na po iniisip yun, dahil alam ko po malaki pa rin po ang paniniwala ko sa mga congressmen natin na hindi po sila mababayaran. Mas iniisip ko po na mas nanaig din po ang kanilang awa sa mga empleyado na nagtatrabaho sa ABS-CBN. Yun po ang nasa isip ko at nasa puso ko, na yung kababaang loob nila at nalulungkot sila para sa empleyado. Yung sa mga kahit yung mga talents po, yung the ones that they are hiring for special programs, yun, yun po. Anyway, may malulusutan din naman po ng ABS-CBN yan. Maaring makaisip po sila, matatalino naman po sila, siguro po makakaisip sila. At sa 18 na mga abogado nila at iba pang matatalino, mga nakapag-aral po sila abroad at madami po silang connections abroad, maaring makaisip po sila ng ibang mga pagkakataon para po mabigyan pa rin ng trabaho ang kanilang manggagawa. At kung mamarapatin po nila na mag-apply uli sa mga susunod na taon, na iba po na sana yung klase ng administrasyon na pinapalaganap sa korporasyon na yan. Kasi nakita ko po yung press conference ni Congressman Marcoleta po, na paano po kung mag-apply sila uli by after ng 2022, or bagong set na naman ng mga representatives or probably government officials or even the president, paano po sila mag-a-apply nun. Iniisip ko din po na kung mag-a-apply po sila, sana yung mga congressman na uupo sa mga darating na panahon na yon ay pwede nilang i-review kung bakit po nagkaroon ng desisyong ganito. At hindi lang po ano ha, hindi lang po 50, ito po ay 70 congressmen po ang bumoto po. At sila po ay boses din ng mga tao sa kanilang mga distrito at lugar at kinaanibang party list. Ito lang po ang masasabi ko sa panahon na ito, sa araw na ito. Ito po ay isang history in the making, na hindi nagkakataon po dito na hindi po patay ang freedom of press or press freedom. Nagsalita lang po ang taong bayan. Nagsalita lang po ang majority, na tama na po ang oligarkiya sa Pilipinas, na may pangil pa rin po ang batas at may pangil pa rin po ang gobyerno, na kailangan po nating sundin at tumalima. Maraming salamat po.